guys, welcome back to my channel. So pupunta ako ng mall at mag-apply ako ng panibagong internet plan sa aking cellphone kasi expire na sa Martes. So Sunday po ngayon, August 7. So pizza maybe, expire na. So mag-apply ako ng panibagong plan kasi bago na yung visa ko. So ganun po yung pag apply. So dapat may bagong visa or mahaba pa yung duration. So 4 years yung another visa. So yung una kong visa ay 6 months lang. So na-transfer na sa 482. So kukuha ko ng panibagong internet gamit ang visa. Yun na ang requirements. Okay? Sarado na ang mga mall dito pag Linggo at Sabado. So hahabulin ko kung pwede pa, kung pwede pa makaabil ng plan kasi baka maubusan ako ng internet. Kailangan ko ng internet araw-araw kasi tumatawag ako sa Pilipinas, tawag tayo sa pamilya. Ang panahon ngayon, walang ulan, pero kada hapon umuulan. Pag tanghali, hindi na. Kilometer lang naman yung mall dito, malapit lang. So baka makakuha ko ng plan para hindi na ako maubusan ng internet. Hindi ko nahintayin maubos. Si 2 days lang naman, ubos na. So kukuha na ako ng panibago, apply. Yun nga, yung visa lang ang hinahanap nila pag-apply ng panibagong plan. Kung gaano katagal mag-stay dito sa Australia. So, pang matagalan na gamit yung kukunin ko. So ang nagkakahalaga naman ng month kasi may mga rate yan. Meron minimum, may low, medium, parang ganun. Low, minimum, maximum. Yung ano lang siguro baka medium, mga $58 per month. So sa atin mga 2.5 isang buwan. Aircon na nga ako kasi dati halos nung mga nakaraang linggo puro ulan, heater ang ginagamit, hindi aircon. Sobrang lamig. Ngayon nawala na yung lamig, parang magiging normal na yung temperature, parang Pilipinas na rin. Pawala na yung winter, yung lamig kasi umabot na ng 3 months halos at tapos na.
tagal ng habang tumatagal nasasanay na ako mag-drive sa kanan na manibela. Yung ibang Pilipino dito matatagal na talaga, mga 7-10 years na dito. Pagpago daw sila, pumupunta sa kanan yung kalsada, dapat sa kaliwa para bumabalik yung dati nilang gawin sa Pilipinas. So, yun talaga yung nakasanayan natin. Yung kung saan tayo nagising sa pagmamanin yung left steering wheel, tapos right side road, doon na talaga nasasanay tayo. So, kailangan hindi sobrang pagod para hindi mawala sa sarili. Nawawala daw siya sa sarili, sabi ng Pilipino. Pagpagod na pagod, pumupunta daw sa kanan. Eh, yung kanan, kasalubong yon. Pag pumunta ka sa kanan, kasalubong mo yon. Dito kaliwa yung daanan. Ayun, may parking, may parking. Parking dito. Dito tayo. Okay. Okay, dito na lang. Okay naman. Yun. Mamaya na lang mag-reverse. So, nandito na ako sa mall. Medyo malapit lang talaga. Wala pang 3 kilometer. 2.7. So, okay, punta ko sa loob. So, mag-apply ako ng at may bibilihin. Okay. So nilalagay ko dito yung camera ko kasi para makapag-vlog pa rin ako kahit nagmamaniho. So mayroong mga mount na kasama yung accessories. Okay. So lalabas na. And parang maganda ang panahon. Hindi sobrang init, hindi naman sobrang lamig. So okay, punta na ako sa loob ng mall. Oh, okay. Open yung ano pinto. So hindi maayos yung parking. Ayusin ko muna. Tagilid. Western, walang seatbelt pag reverse. Okay. So ang mall ngayon parang kaunti lang yung tao, hindi gaano sobrang dami. Kasi pag sobrang dami yan, wala kang makitang na parking na bakante. So nagchinilas lang ako. Palagi naman ako sumasapatos minsan. Halos last week. Kasi pag tag-ulan,
pag hindi nagpantalon, ang lamig talaga. Belmont Forum. Okay guys, balik ko mamaya. So guys, nandito ako sa office. Dito ako magtatanong kung magkano yung minimum plan sa internet. Sabi nila malakas yung Optus. So try ko dito. Okay guys, so hindi na ako kumuha ng plan na cellphone. At hindi na rin ako kumuha ng ibang network. So the same network lang. Kasi wala silang 5G. So doon ako nag-isip. So walang 5G yung ipapalit ko. Palibas lang mayroon naman akong 5G sa dati kong network. So hindi na ako kumuha ng panibagong network. Yung dati pa rin. Kasi malakas naman. So almost 30 years nang nag-deserve yung Vodafone. So talagang probe ng malakas din. So uwi na ako guys. Bumili pa ako ng long sleeve. So napag initan ko yung jacket na leather, kinuha ko na rin. So rewarding lang naman. Ngayon lang naman. Habang kasi pag ang pera na wala, wala na, hindi babalik. So binili natin ang gamit para mapakinabangan yung pera. Kasi pag hindi ginamit sa magagastos din, pero hindi naman tayo magigipit. So bili tayo ng bagay na pwedeng mapakinabangan. Yung memorable na gamit. So matagal naman masira. Okay. So ito na tayo. So uwi na lang ako. So naka-recontract na ako sa internet plan. So hindi na kukuha ng panibagong network. So okay na, continuous lang ako doon. Okay naman yung service ng internet. So wala namang perfecto. So okay lang naman. Pukwasan na akong cellphone na plan. Pero mas malaki yung monthly. So may cellphone naman ako. Hindi ko na kailangan ng cellphone na panibago. Kasi meron pa akong cellphone. Okay pa naman. And yun lang. So masishare ko lang sa inyo. Meron pa naman cellphone. At saka internet, okay naman. Bago pa naman cellphone. So kukunin ko sana yung iPhone 13 Pro Max kasi malaki. So malaki naman yung babayaran. $98 per month. So hindi na ako kumuha. So steady lang sa dating plan. So affordable naman. And may charge pala pag international call sa ibang hindi registered na country. So nagkakaroon pala ng charge pag tumawag. So hindi muna tayo tatawag. Kasi tumawag ako sa Middle East, mga 3 times o 4 times every month, may charge pala. Kaya pala mayroong additional charge. So guys, yun lang masasabi ko. Bago yung name ng YouTube channel ko. So finally na nalaman ko na yung dapat kong ipangalan. So AC Vlog, yun na yung magiging pangalan ng aking YouTube channel. So ako si Bicol TV dati. So ngayon ay AC Vlog. AC Vlog, mas madaling at hindi mahirap sabihin, AC Vlog. Okay, so thank you for watching guys, and subscribe para update kayo sa mga bago kong uploads.